Halikalah, akin ng kaluluwa mo. Hindi! Ayoko! Huwag! Mahal na hari! Ang prinsesa mo ay dinagit ng isang tikbalang! Ang aking prinsesa! Maghawal! Hanapin ang tikbalang! Huwag hayaang makalayo! Patayin ninyo! Kumpilos na kayo! Masusunod ang utos mo, mahal na hari! Kumusta kayo, mga apo? Ito ang Lola Silanyo at magkukwento sa inyo ng mga nangyayaring kababalaghan na mahirap ipaliwanag sa mundong ito. Kaya dyan lang kayo at kwekwentuhan ko na kayo. Mga kwento ni Lola Sela sa panulat at direksyon Oscar Ora. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines. At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Multo sa Kubo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Masayang kumakain sila Adoy at Mari, kasama ang kaibigan ni Marina si Ana. Biglang dumating sila Guryo at Daniel at may kasamang pulis at pinahuli si Adoy. Sinabing kinidnap daw niya si Mari. Tinalian nila si Mari. Pero pagtapat sa kubo, kusang huminto ang sasakyan nila at nagsilitawan ang mga babaeng multo na nakaputi. Kumaripas ng takbo ang dalawa at naiwan si Mari. Pero binalaan sila ng mga multo at pinapasok sa kubo. Samantala, inilabas din ng multo sa bilangguan si Adoy at ginawa ng isang babaeng multo ang itsura ni Mari at nakiusap sa pulis. Kaya pinakawalan nila si Adoy. Samantala, isang kaibigan ni Guryo ang kinausap niya para tulungan siya sa problema niya. Tumugon naman siya at isinagawa ang plano para mabawi nila si Mari. At Pare Badong, nandito na tayo sa malapit sa kubo. Anong gagawin natin? Dito lang kayo. Ako na ang papasok sa kubo at kukunin ko ang anak mo. Mag-ingat ka, pare. Maraming ahas dyan. Baka maduklaw ka. Ay, ako nang bahala doon. Sige, papasok na ako. Ayun na si Badong Daniel. Kukunin daw si Mari. Nagtagumpay siya. Nagtagumpay si Pare Badong. Daniel! 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 Nasaan ka? Nasaan si Daniel? Bigla siya nawala. Tulong! Tulungan mo ko! Pinulupunan ako ng malaking sawa! Si Pare Badong humihingi ng tulong. Pare! Anong nangyayari sa'yo? Isang niyang buhalang sawa! Hindi! Baka lamunin din ako! Aalis na ako rito! Aalis na ako!
Ano ka mo, Mari? Galing dito sila itay mo? At may kasamang matanda na malaki ang katawan? Oo, Adoy. Sinunggapan ako ng matanda. Pero biglang pinulupotan siya ng malaking sawa. Kaya nabitawan niya ako. Ganun ba? Nasaan na sila tatay mo? Nakita kong kumaripas na rin sila ng takbo, papalayo. Eh si Daniel, kasama ba nila? Oo, Adoy. Pero nauna siyang tumakbo. Siguro, nakita niya ang sawa, kaya nauna na siyang umalis. Talagang hindi kanila titigilan, Mai. Tatay mo pang pasimuno, ha? Oo, Adoy. Kaya naguguluhan ako. Kung totoo nga bang tatay ko siya? Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan, Mari. Nandito lang ako. Buti na lang at nandito ka na, Adoy. Kundi, nagtagumpay na sila sa plano nilang ipaasawa ako kay Daniel. Talagang ayaw ko sa lalaking yun. Mahal kita, Mari. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Mahal din kita, Adoy. Kaya kung sakaling magtagumpay sila na ipaasawa ko kay Daniel, buti pang mamatay na lang ako. Kuya, ano na naman ang nangyari sa'yo? Bakit ganyan na naman ang itsura mong dumating sa bahay? Nakakita ko ng dambuan lang sawa doon sa gumo. Siguro, dalawang tao ang niyayakap para makapangabot ang kamay nila sa laki. Ha? Ang laki nga. Buti na lang, kuya. Nakatakbo ka. Pero sino mang guryo? Tumakbo na rin ba sila? Hindi ko nga alam kung nakatakbo sila, Sheila. Kuya, mag-ingat ka. Hindi lang mga aas ang nandoon. Pati multo pala. Oo, Sheila. Pero talagang gusto kong mapangasawa si Marie. Pero kuya, mapapahamak ka. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Kamuntik ka ng mapahamak. Tulad niya. Hindi natin alam kung ano na ang nangyayari kina Mangguryo. Eh, kailangan magkapag-isip ako ng paraan para makuha ko si Marie. Muntik ako nga. Madali nang dambuhalang sawa na yun, pare. Mabuti na lamang at nakaulagpos ako. Kung hindi, ay nilamon na ako ng tuluyan. Oo nga, pare. Hindi ko sukat ang laing makakaligtas ka pa. Akala ko, nilamon ka na niya. Kailangan ng baril, pare, para mamatay ang dambuhalang sawa na yun. Kailangan ng maraming tao na makakasama natin sa pagpatay sa sawa na yun, pare. Kung tayong tatlo lang, hindi natin basta-basta mapapatay yun. Sige, pare. Ikaw na ang bahala sa mga makakasama nating mga tao. Kung may baril sila, sabihin mo, dalhin nila. Para sabay-sabay nating barilin at siguradong mapapatay natin. Sige, pare. Uumpisan ko na ang mag-ikot. Pupuntahan ko ang mga kaibigan ko para tulungan tayo. Kailangang mapatay ang sawa. Baka makapambiktima pa ng iba. Eh, sige, pare. Uwi muna ako na ihahanda ko ang baril ko. Sige, pare. Hihintayin kita dito.
Kuya, saan ka naman pupunta? Bakit dala mo na naman yung baril mo? Pupunta ko kina Mangguryo. Eh, usapan namin kasi na. Sasalakayin namin ngayon yung dambuhalang sawa doon sa kubo. Kuya, may tao. Ikaw na magbukas yun, ha? Sandali lang! Nandyan na! Ikaw? Kuya, si Marie, nandito! Marie, buti naman at nagpunta ka rito. Nakapag-isip-isip ka na ba? Sabi na nga ba eh, may pagtingin ka rin sa akin. Pumasok ka, Marie. Sina, maganda ka nang makakain. Kakain tayo. Kasalo natin si Marie. Dalian mo. Opo, kuya. Sandali lang. Marie, payag ka na bang magpakasal tayo? Kahit hindi na tayo ikasal, dito na lang ako sa bahay ninyo. Mag-live-in na lang tayo. Saka na lang tayo pakakasal kapag handa na ako. Ganun ba? Sige. Dito ka na lang sa bahay. Dito na tayo titira. Kakausapin ko ang tatay mo. Kailangan malaman niya na nandito ka na para matahimik na rin siya. Sige. Kausapin mo sila. Hihintay na kita dito sa bahay ninyo. Ibig mong sabihin, hindi ikaw ang nakiusap sa mga pulis para pakawalan nila si Adoy? Hindi, Ana. May multo na gumaya sa akin. Siya ang nakiusap sa mga pulis. Ha? Multo? Nakapagtataka? Oo. Kung iisipin mo, talagang nakapagtataka. Pero sabi ni Adoy, mga mabait ang mga multong yun. Doon sa kubo. Sila ang tumutulong sa amin para maprotektahan kami sa mga masasamang tao na tulad ni Daniel at Itay. Ha? Paano yan? Hindi ka na talaga uuwi sa inyo? Talagang hindi na, Ana. Kaya masamang-masama ang loob ko kay Itay. Pinipilit niya akong makipag-asawa sa lalaking hindi ko gusto. Kaya kung mapapagawi ako dito sa bayan, dito muna ako tutuloy. Oo, Marie. Pumunta ka lang dito kahit anong oras. Paano yan, pare? Nandun na pala ang anak mo sa bahay ni Daniel. Di hindi na natin itutuloy ang plano natin na patayin ang nambuhalang sawang yon. Itutuloy pa rin natin, pare. Kailangan mapatay natin yon para hindi na siya makapaminsala pa. Sige, ikaw ang bahala. Nakahanda na bang mga kasama natin? Oo, pare. Nakiusap sila na isagawan natin ng mas maaga. Sige, kayong bahala. Ako, kahit anong oras, pwede ako. Sige, pare. Hintayin mo ako rito at babalikan ko ang mga nakausap kong makakasama natin na papatay sa sawa. Ano kaya kung sasamahan na lang kita para makausap ko rin sila? Sige, pare. Maganda yung naisipan mo para tayong dalawa ang magpapaliwanag sa kanila. Kung ano ang gagawin natin para madali nating patayin ang dambuhalang sawa. Mm-hmm.
Adoy, mag-iingat ka. Nakita kong maraming kalalakihan ang kinakausap ni Goryo. Palagay ko, may masama na naman siyang binabalak sa'yo. May hinarinig ba kayong pinag-usapan ni Nainay? Ang narinig ko lang ay ang tungkol sa dambuha lang sawa. Papatayin daw nila. Ha? Kung ganun, naghanganibang mga kaibigan kong sawa, Inay. Kailangan mapagsabihan ko sila. Sa palagay mo, maiintindihan ka nila? Opo, Inay. Naiintindihan na po nila ako. Ay, ganun ba? Ay, alam mo, may nakita ko kaninang umaga na ahas na umakit sa punong akasya. Ah, hayaan nyo lang yun, Inay. Mga kaibigan ko lang mga yan. Alam nilang nasa panganib din kayo. Kaya nagkalat na sila. Huwag kayo mag-alala, Inay. Kahit wala ko rito, sila ang magtatanggol sa inyo. Sina, alis na ako. Kayo muna ni Maria ang bahala dito sa bahay, ha? Mauna na kayong kumain mamaya, kapag wala pa ako. Kuya, wala ka bang napapansin kay Marie? Wala naman. Bakit? May napapansin ka ba sa kanya? Kasi, parang tahimik na tahimik siya ngayon. Kung hindi mo siya kakausapin, hindi umiimik. Talaga namang tahimik yan eh. Pero kuya, iba ang pagkatahimik niya ngayon. Sobrang tahimik. Eh, kung ano nung napapansin mo, tumigil ka lang eh. Ang importante, nandito na siya. Kapiling ko na siya. Parang mag-asawa na rin kami. At mamayang gabi, uumpisan namin ang pagbuo ng isang pamilya. Makinig kayo sa amin, mga kaibigan. Kailangang mapatay natin ang dambuhalang sawa. Dahil kung hahayaan natin siyang mabuhay, baka sa susunod na araw, isa sa atin ang magiging biktima niya. Tama ang sinabi mo, Pare Goryo. Huwag kayong kakampante dahil may nakaamba sa inyong panganib. Mabuti na lamang at napansin namin. Kung hindi, wala kayong alam na may nambibiktima na pala sa inyo. Anong gagawin natin ngayon para mapatay ang sinasabi ninyong sawa? Para mapatay natin ang sawa? Iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Baka may alam kayong paraan para mapatay natin. Anong kuya, gano'n ba kalaki ang sawa niyan? Gano'n ba kalaki? Gano'n ba kalaki? 2 tao ang yayakap para mag-abot ang kanilang mga kamay. Ganon kalaki ang sinasabi naming sawa. Malaki pala, mga kasama. Malaki pala, nakakatakot na, nakakatakot. Malaki pala. Talagang malaki. Malaki. Kahit pagsabayin niyang lululin ng 5 tao, makakaya niya. Kaya kumilos na tayo, mga kaibigan, hanggat maaga pa. Kailangang mamayang hapon na natin isagawa ang pagpatay. Oo, mga kaibigan. Dapat hindi tayo abutan ng gabi dahil maraming multo sa kubo. Ano? Sasamahan niyo ba kami para mapatay ang dambuhalang sawa? Sige! Thank you.
Kailangan makabalik ako agad sa kubo para makakain na si Marie. Kumusta ka na, Adoy? Ha? Daniel? Ikaw? Anong kailangan mo? Wala. Nais ko lang na ipaalam sa'yo na nasa akin si Marie at nagsasama na kami sa isang bubong. Ha? Hindi yata alam ng lalaking itong sinasabi niya. Pasensya ka na, Adoy. Dahil kusa siyang umuwi sa bahay namin kanina. Nandoon siya ngayon sa bahay. At pumayag na siyang mag-live-in kami. Ganun ba? Sa palagay ko, multo ang sinasabi niyang umuwi sa bahay niya. Oh, bakit ngingiti-ngiti ka dyan? Baliwala lang ba ang sinabi ko sa'yo? Ha? Kwan? Oo, sige. Sa'yo na lang yung sinasabi mong umuwi sa inyo na babae. Hindi ka man lang nasaktan sa sinabi ko? Paano ko masasaktan? Alam kong ako ang mahal ni Marie, hindi ikaw. Oh. Sige, maiwan na kita dito. Hoy! Adoy! Adoy! Sa akin na ba talaga si Marie? Hindi mo na siya aagawin sa akin? Hoy! Oh, nakapagtataka. Parang wala lang sa kanyang sinabi ko. Nag-away ba sila ni Marie? Kaya ayaw na rin niya? Kung ganun, tagumpay na tagumpay ako. Magiging akin lang si Marie. Akin lang siya! Nandito na tayo sa malapit sa kubo. Kayo, mga kasama. May makiramdam kayo. Dito na tayo, makiramdam tayo. Nandyan lang yung tambuhalang sawa. Ihanda ninyo ang inyong mga baril. Nakahanda ng aming mga armas. Mangoyo! Hayun! Hayun yung tambuhalang sawa! Tingnan ninyo! Barilin niya ninyo, mga kasama! Barilin ninyo! Barilin natin! Baril! Mapapatay kaya nila Guryo ang dambuhalang sawa? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwentong pinamagatang Multo sa Kubo dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.